Hello guys, magandang araw. Biyahe na naman. Video for today ay hatid sa inyo sa batang hindi nauutusan. Yahoo! Ito pala guys, nagbiyahe na naman kami ngayon. Papunta naman kami sa aming araw-araw na trabaho. Sasabihin ko ulit, dahil wala pang trabaho sa construction, baka uling araw ito namin ngayon sa Huwebes dahil hinihiram lang kami sa guts removal sa kung paano. Magtutulungan namin dahil sa magbabakasyon na sa sunod na linggo sa dahil sa Hajj. Tutulong muna kami. Lima kami sa construction department tumulong sa kung pagtatanggal sa mga guts. At saka ito, paakyat na kami guys. Yung iba na naman tong lugar pupuntahan namin. Pero kung pa rin to sa Dahil. At Dahil, pero parang sa atin pa ibang bayan. Ay, ibang barangay, pero isa lang yung bayan. Paakyat namin guys. Ito, araw-araw ginagawa sa mga kapwa naming OFW dito na nakatalaga talaga yun sa pag-apply nila, yan talaga yung trabaho nila. At habang walang guts, doon muna sila sa farm taniman ng kape. Doon sila maganda din ang naka-assign sa farm dahil libre din sila sa ulam dahil mataba yung lupa dito. Kahit bundok dito mga kabayan, kahit saan ka dito mag-ikot, matataba ang lupa dito. Kaya ang mukha nito masisipag kahit mga Arabo dito, mga kabayan. Masipag sila magtanim. May mga gulay. Kaya lang minsan may mga pasaway sa ginagisna na nila siguro. Yung pupuntahan namin na tatanggalin namin na pananim. Ang sa panahon ngayon, pinagbabawal na. Dahil sa unang panahon, hindi nila pinagbabawal yan. Parang herbal pero sa kwan dahil sa katulad sa atin papasa ng batas o yan maglilitawan na yung mga batas na ang masarap yun pa ang bawal, diba? At saka di naman sila maargabyado kasi pag binubunot binabayaran naman yung mga binabayaran sa gobyerno. At habang binabayaran sila, pinapalitan ng yung binhi sa kape o kaya sa mga mangga. Yan, habang nagbiyahe tayo guys, ha, kwentuhan muna tayo kung ang buhay dito sa abroad. Ang buhay dito sa abroad, minsan masaya, minsan malungkot. Masaya tuwing pagdating ng sahod, malungkot pagkatanggap ng resibo. Saan pa kayo dyan? Oh, maganda dito, biyahe. At saka dun sa unahan, makikita niyo yung mga kamag-anak ni Patrick Ewing. Alam naman niyo kung sino yung mga kamag-anak ni Patrick Ewing. Yan mga guys. At saka yun pala, palit ulit naman. Yun. Dapat ingat ka sa biyahe. Ingat sa biyahe yung driver. At saka, ako na kami dito pala, naka-low 4. Yan, madaming mga unggoy dyan sa gilid. Nag-aabang ng pagkain yan, guys. Yan. Daming mga unggoy dito. Minsan nga dun sa ibang lugar, yung nagbakod kami dun sa farm sa kafe. Nagbaon kami. Pag uras na namin ng kainan, nagtaka na kami, nasaan na yung namin? Nasaan na yung mga baon namin? Sus, kuha pala sa unggoy. Kinuha. Pati yung tubig, ginat-ngat yung takip ng mineral water. Butas, buti na lang. Yung may mga kasamahan kami, may natira pa. Kaya ang lahat ng mga bahay dito, dapat nakasarado. Dahil pag di nakasarado ay ubos. Katag-katag ng lahat ng kanyan. Yung laman ng bahay mo dahil sa mga unggoy dito, yung ang tawag nila, babon ba yun? Yung kasing laki ng bata,
makapal yung mga buhok. Kwentuhan muna tayo, guys. Huwag kayong aalis. Magkwentuhan muna tayo. Maingay, maingay. Oh, yan. Galing kami dyan sa bundok na yan. Ang taas. Para na kami, kung titingin kami sa gilid, para na kami naka-helicopter, diba? Yan, paangat na kami dyan, oh. Matagal pa siguro, mga 11 minutes yung biyahe namin dito, mga guys. Oh. Yung samahan nyo ako dito sa video ko, para bang nakapasya lang kayo dito sa Saudi, di ba? Ayos. Oh. Yan lang. At saka pala dito, guys. Oh, ang daming unggoy pala. Oh, yun. At dito, na akala ko dito, yung una ko, dito sa bundok, akala ko wala na nakatira. Dito, ang dami pala nakatira. Pagdating mo dun sa parang ano nila, yung Juma, ah, yung dun na nag, parang sa atin yung dun na nag, yung mga tao. Kaya ang rami din gusto nilang manira, oh, ang daming bahay. Gusto manira dito dahil malamig dito sa taas, dahil ano, para nasa ulap ka na dito. Kaya gusto nilang manirahan dito, at saka mas maganda dito, malamig, at saka makapagpananim sila dito. Hindi katulad sa kung nakatira ka doon sa man sa desierto, doon sa malapit sa dagat. Ang mahirap doon, sunstorm, at saka mainit palagi ang tubig doon dahil sa ano, mainit ang lugar. Kaya ang mga taga doon sa banda sa syudad, gusto nilang manirahan dito sa lugar dito. Dito sa bundok ng Jisan. Mas dito sa mga bundok na lugar, ito malapit na to sa kwan, parang kasi ito yung Jishan, parang boundary na to pang punta sa Yemen. Kaya ano, gusto nila talagang manirahan dito, at saka pag masipag sila dito, makapagpananim sila. Sa unang panahon, yung mga bahay nila dito hindi pa simentado, yung alam niyo ba, yung mga bato lang yun na pinagpay lang nila, tsaka pinagdikit-dikit lang nila sa putik. Siguro makagawa ko ng ano dyan, yung pag may makita akong ano nila, bahay. Dahil yung bahay nila talaga sa unang panahon, doon nila nakalagay doon sa pinakatuktok, dahil sa unang ano pa nila, sa mga lumad pa nila, doon gusto nila doon sa tuktok, para ano, malayo sila sa balik kalaban, at saka yung ano, di talaga maiwasan dun sa ano nila, sa paniniwala nila, dahil ito yung ano naman, alam naman natin, ito yung nasa history naman, sa makuha na to sa Biblia, na binaha yung buong mundo, buong mundo ba? O sige, basta buong mundo binaha. Kaya ang gusto nila, dun sila pinakatuktok, para maano, kung halimbawa darating man ang panibagong baha, yun ang ano nila, maano sila sa baha, safety sila sa baha. Yun ang mga paniwala sa mga iba dyan, yung ibang mga matatanda. Kaya gusto nila dito sa taas palagi maninirahan. O, tingnan mo yung mga bahay nila, mga guys. O, mga bahay nila nasa taas, gusto nila sa taas sila. At sa wakas, dumating na rin kami, guys. Malapit na kami. Malapit na kami, guys, sa ano namin. Yun. Ito na yung kasama namin naghintay. Yun. Sila. Yan yung sa tuktok dyan, sa tapat dyan. Iba naman ang lugar dyan. Ang daming kwan dyan, mga pananim. Tsaka bababa muna kami dito. Hintayin namin dito, baka maligaw. Maghintay kami dito sa eskina, baka yung iba naming kasamahan maligaw, guys. At saka habang naghintay kami, dyan pala kami bababa mamaya.
Diyan ang dami naming tatanggalin diyan ng mga tanim. Yan, oh. Yan mga bahay nila yan, oh, yung mga kuan yan. At saka yan mga tangki ng tubig. Kaya mataba yung mga ano nila, oh. Oh, yan, mga tanim nila yan, mga kape, mangga. Yan, at saka may halo sila mga tanim diyan yang tatanggalin namin. And guys, oh, yun. Maglalakad lang kami, pasyal-pasyal. Yan yung driver namin pala at saka itong kasama ko si Regan. Yan. Yung sasakyan namin iniwan doon. Dinakita. Yan. Sa lumilingi, lilingon pa yung ano namin, oh, driver. Yan, naihi yung si Boy Regan. Naihi ang si Kuna Regan, o silip-silip dyan muna si Marcelino doon sa pinakababa pa kami doon, yung isa naming kasama yun, o, oh, di na makapaghintay, nanggigigil na siya sa trabaho. Nanggigigil gigil, o, oh, yun, o, oh, doon sa unahan yun, doon sila nakapaghintay, o, oh, yun, mahirap, o, oh, one way lang sasakyan, bangil na sa gilid, sino bang di makuha dyan kung tatanga-tanga yung driver, ah, durog pati tubol. Oh, sa unahan, oh, mga bahay pa mga guys, sa unahan. Ito muna, oh, parang, oh, ang ganda. Si, oh. Ito si Regan, oh. Turo, si Regan. Tinitingnan niya yung lupain sa luludok yun. Yung lupain ng Regan. Lulu niya. Regan! Oh, sasakyan, oh, liit na lang ng sasakyan, oh. Lakaw na! Lakaw na. Ang laki, oh. Natapos na pala namin yung ano, yung isang area namin, pero lipat kami dito sa kabila. Lipat muna kami. Titingnan muna namin yung dyan sa baba. Lilipat na naman kami. Kasi mahaba-haba pa yung oras. Mga alas 10 pa, natapos na namin yung kuwan, pagbubunot, pagtatanggal. Hapdi lang, sa totoo lang dito, hapdi lang kami sa kuwan, pero whole day na yung ano namin. Whole day, 8 hours yung kanami, pero hapdi lang ang trabaho namin. Dahil kinukonsider nila yung ano namin, kinukonsider nila yung pagod sa biyahe namin. Hindi kami kuan sa, hindi naman sa pagmamayabang. Medyo okay lang yung trabaho dito, yung magbunot. Yung nakakapagod itong biyahe dahil sa yung sakit sa katawan, yung umalog-alog ka dahil lalo na yung daan, mga rough road. Sakit sa katawan. Yan. Tsaka napaka delikado. Oh, guys. Kasama dyan. Yan. Oh, dadala pa yung mga ugat. Oh, yung mga rough road yan, mga kabayan, oh, yung binabaan namin. Yung isa, matras yung isa, oh. Talagang napaka-delikado. Kailangan mo pang mag-atras ka, mag-maneubra bago mo makuha yung sa pagliko. Silpi muna bago uwian.